Good evening. Good evening, Canada. Yes, a little adjustment of our volume. Yeah, we are Jesus Word for Soul Church of God members here in Toronto, Canada. Today is Friday. I will just check my cell phone so that I could monitor whatever we have here. That's it. So, magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Sa mga nandyan ngayon na kasama natin na naghihintay din po ng Bible study at nawa eh purihin ng Diyos at ras ko kunti rin sa paraya ikot lang to yan sa para maayos and that's it. So today is March 17 and I do hope that Biyernes ngayon ng gabi at Sabado ng umaga na sa Pilipinas, nawa po lahat ay nagkaroon po ng maayos na kalagayan. Pag sinabing maayos na kalagayan, buhay tayo. Bagamat mayroong naramdaman, puso po yan, mayroon tayong hindi nasagot na panalangin, natural din po yan. O kaya mayroon tayong panalangin nasagot, natural po din yan. So, sa panahon ngayon, maraming pagbabago at marami tayong makikita na nagbago. Maaring sabihin mong hindi naman siguro Brother William. Okay, so once again, tonight, as we proceed to our spiritual life growth, March 17, 2023, we still on John 4:24 that says, God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So from here, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral sa Biblia. At unahin ko lang po yung munang tanong na bakit maraming hindi daw nakakaintindi sa Biblia. Actually, madali namang intindihin eh kung talagang gusto intindihin. Ayaw lang intindihin. Okay, di ba? Parang pera lang yan eh. Madaling hanapin ng pera kung hahanapin mo. Kung talaga hahanapin mo. Imposible naman mahirap hanapin ng pera. Madali nga lang gastusin eh. Sabi mo mahirap gastusin ay hindi. So, sa ngayon, mayroon kasing mga dahilan kung bakit hindi naiintindihan ng Biblia. Pero sabi ko, madaling intindihin. Pag-gustuhin. Pag sinabing gustuhin, hindi yung gusto mo. Mayroong may gusto. Mayroong may akda. Parang ganito. Madali mag-apply sa Canada. Pero ang magpapapasaya sa'yo, yung Canadian government. Kung sino mag-approve. Hindi ikaw mag-approve sa sarili mo. So, if you're doing it by yourself, it will not happen like that. So muli, bago tayo mag-umpisa sa ating pangaral ngayong gabi, sa mga nandyan sa Pilipinas, kung nakatune in na kayo, salamat sa Diyos. At bago yan, bigyan nyo ng pansin ang panalangin sa Panginoon. Yun lang pinakamagandang paraan dyan. Hindi yung presensya mo na present ka dyan sa live, present ka, nakaupo ka. Hindi yun eh. It doesn't work like that.
Because God is a spirit. Okay? So, mamaya, makikita natin dito sa mga talata at sa slides, what makes the difference. Salamat din pala doon sa nag-react nung paglilingkod natin last Sunday at last Friday. Sabi ko, hindi po iyan nakukuha sa sipag mo. Kahit na ba, huwag ka matulog, mag-aral ka na mag-aral. Para pag ganito, ay, kailangan ko yumaman, hindi ka ako matulog, trabaho na trabaho. Hindi mo makuha ng ganun eh. It doesn't work like that. So, ano bang ating tatalakayin? Kung yan bang ginagawa mo, may katotohanan o peke? Yung bang nalalaman mo, may katotohanan o peke? Yung bang pinaniwalaan mo, may katotohanan ba o peke? It's very simple. Hindi ba mahirap siguro unawain yan? Totoo ba o fake? Paano ka ba mamahal? Totoo ba o fake? Paano ka ba magpakatao? Totoo o fake? Ganun yun eh. So, pagdating sa kamatayan, wala nang fake yan. Pag namatay ka, patay ka talaga. So, yun yun. So, sa party ngayon, last time, we discussed regarding James chapter 5, verse 15. At ito yung ating huling napag-aralan last week. And the prayer of faith, bantayan mo yun, the prayer of faith shall save the sick. At pinalakay natin yan, o isa-isa, abot ng ating makakaya, kasi nga, limitado tayo, ayon sa gusto ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, yun lang ating pwedeng ibigay. Bakit ko nabanggit yun? Because you cannot give more than what you have. So, ang isang lingkod ng Diyos o isang may takot sa Diyos na binigyan ng regalo ng Diyos, he could not give more than what he received. But he can give cheerfully. Parang ikaw, halimbawa, kung ang pera mo lang talaga, 100, pero sabi niya, God loves a cheerful giver. Hindi ka pwede makibigyan ng 1,000 kasi pera mo, 100 lang. Siguro naman, hindi mo rin pwede ibigay lahat ng 100 kasi may anak ka rin pakakainin. But God loves a cheerful giver. Hindi siya sa inyo yung sinabing God loves a cheerful thinker. Cheerful divider? No, I don't think so. So just like this, and the prayer of faith shall save the sick. Padalangin na may pananampalataya. And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So dito tayo papasok kayo sa ating aral na pinakita ko rin itong confessing our sin. Ulitin ko po, sa turo ni Kristo sa Matthew chapter 6, verse 9 to 14, sinabi niya, may kasama dyan, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. So, nararapat na magpatawad tayo, nararapat din tayo humingi ng tawad. Ayon sa turo ni Kristo sa Matthew chapter 6, verse 9 to 14. Ang 14 nga, sabi, kung hindi ka marunong magpapatawad ng kasalanan, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Yan yung nakasulat sa Matthew 6:14. Kaya nga, sabi ko sa iyo, sa mga panahon na yan, narapat bang i-confess natin yung kasalanan natin? Sa anong paraan? Yan. So, babasa tayo ng talata, pero bago sabi ko, bago lahat, mag-offer kayo ng panalangin sa Diyos, I have done my part. Bago ako magtatala kayo ng salita ng Diyos,
Yun na pala kumunda yung aking sarili. Kasi ulitin ko, kanya-kanya naman din punta na kabaong. walang barkadahan dyan. Walang barkadahan gusto sumama. Eh, sa inuman, mayroon kasama. Sa libreng pagkain, maraming gusto sumama. Sayawan, diskuhan, mayroon. Pero sa kamatayan, wala. Pag isip-isipan mo kung ano po mahalaga sa'yo. So from here, ito na, mag-umpisa tayo. Dahil nga, kung hindi natin ipapapairal yung mga bagay na nakasulat sa Biblia, maliligaw po tayo, marami tayong masayang na panahon. Okay? So, we'll start on James chapter 5, verse 16. This is the word says, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer, effectual, remember that, effectual fervent prayer of a righteous man avail much. Okay, so ito po ay nagamit sa maraming kaparaanan. Maaring ginamit sa tamang paraan, maaring ginamit sa pag-abusong paraan. Na minsan mapapakinggan mo na parang nililift up natin yung ibang tao kaysa sa Diyos. Don't misunderstand me. Huwag nyo sana bigyan ng masamang kahulugan yung mga bagay na sinasabi ko. Allow me to present the slides. And then, judge. Okay? Confessing our sin, it means confession her spoken is of occasional. Hindi yan regular. Nakatulad ng mga ginagawa ng mga sinaunang panahon hanggang sa ngayon na kailangan magtapat ka ng kasalanan mo kung ano-ano man yan na tumil siya. I've been there. Totoo ba talaga to? Totoo ba talaga? So from here, saan ba tayo mangungupisal ng ating kasalanan? Sa pastor ba? Sa pari ba? O ano? Sino ba? O sa mayor? O ano? Ano ba? Paano ba talaga? Sa Tagalog, Santiago 5:16, mga pahayagan kayo. Wow! May pinasasabing, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. So, dito, makikita mo na mayroong utos. Utos ito ng salita ng Diyos. Utos ito sa banal na kasulatan na mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, hindi mga kabulastugan. Eh, karamihan ngayon, pag nagtupok-tupok, pagandahan ng ano eh, bro, bago yung kotse ko. Yan o, malaki kita ko, mga ganyan. Ganyan ang ano eh. Oh, kita mo yung cheeks ko. Oh, nakita mo yung alak ko. Mga ganyan eh. So, hindi yan eh, no? Isa't isa ng inyong mga kasalanan. Eh, paano brother ko wala mong wala kasalanan? O, salamat ka kung wala kasalanan. Pero bibigyan kita ng talata mamaya. Kasi nabi mo wala kang kasalanan, di ba? Wala namang problema yan eh. Kasi you are right with your own decision or principle. At ipanalangin ng isa't isa ang iba. Ipanalangin ang isa't isa ang iba. Hindi pala lahat. Upang kayo'y magsigaling. Upang kayo magsigaling, malaki
ang nagagawa, tagaya mo to, nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ilahat na tao gusto masabing matuwid sila eh. Pero ang Diyos naman pwede magsabi niyan kasi lahat ng tao nga sinumaling. Roma 3.4. Paano mangyari ito ngayon, Brother William? Kaya nga ito ating pag-aralan kung paano kikilos ang salita ng Diyos at paano tayo magkaroon ng pag-uunawa. Dahil kung ikaw lang magbibigay ng pag-uunawa nito, magkabuhol-buhol po buhay natin. Kaya kung hindi mo napansin, marami na nagkabuhol-buhol ng buhay. So, confession, kung pag-aralan natin yan, confession spoken here is of is particular, not aimless. Particular. Ang aimless kasi kung bahala na, kung maalala mo yun, particular kung saan ka nagkasala. Halimbawa, let's say, ganito, does not have to wait by others' wife. O, ngayon, mayroon kang relasyon sa kay kumare. O, di sabihin mo, nagkasala na ako, kahit na pag, bahala na kung ano maging dahilan mo, tama? So, kaya nga minsan na hindi ito may sasabi. Confession spoken of is particular. Let's say, ganito, nagkasala ka. Ay, kumare, nalipatak na yung dyan, bulog po pingkang may sagado silang itlog. Ay, imbagman, mare, nalagit mo ang titno, nagbalot na yung dating na korta, titno nagpisapay, nagado nga, sisiw. Ha? Pwede bali, kumadre. Ha? Pasensya ka. Sukatakti, ano nga mga tanta, oray lima nga inahin, tapno, makabahit at may, may isang alusina nga itlog na binulog ko. Ha? Confession spoken of is particular. Not aimless. Kung maintindihan niyo po ito, mayroon si tinitukoy kung saan ka nagkasala. Not aimless. Yung bang bato-bato sa langit, ay hindi ko ganun. Kaya kung ikay sundalo, sabi niya, lalo na pag yun sa mga lugar na mahirap, huwag mo sayangin ang bala. My copper is useful. Ang tingga ay mahalaga. The same manner as this. Na akala natin napakahalaga, nakamahalaga na natin sa buhay. We expect na we are blameless. We expect na wala tayong kasalanan. Sabi ko nga siyo, I tried. Makukulong-kulong sa kwarto pero nagkakasala ka pa rin eh. Kaya hindi mo maiwasan mag-isip. Kung ano nga ba? So, from here, confession spoken of is particular. Mayroon siyang tinutukoy kung saan ka nagkakasal. At yun ang ating pag-aralan. Sa ating pagpapatuloy, while we are doing there, I would like you to remind the four languages of these verses. I'm using English, Tagalog, Ilocano, and Bisaya. Para po sa ating mga kapwa Pilipino, maging man hindi kapwa Pilipino who are joining us, listening to this broadcast, even though they are late sometimes, after 2 weeks, after 3 weeks, they are there, it doesn't matter to me. Why? Because
I am not the God who will say. The purpose is, if even the Bible, you have the Bible in your house, you are not reading it. It's just there, waiting the time when you are ready to read it. Parang walis, nandiyan lang yung walis. Hindi naman magsasabi yung walis, gamitin mo ako, hihintayin lang niya kung kailan mo siya gagamitin. Remember that. Eh, wag mo sabihin, naglinis naman ako, ikaw makapagsalita lang yung walis eh. Sino na sino halis atin? So, Santiago 5:16, Ilocano. Narod, ipudno yu dagiti basbaso yu. Iti tunggal maysa. Kahit naglaing ka yung mga mga awamit baso. Masisisi ba kita? Ay, hindi. Ba't kita sisisihi? You will have it soon. Because you will answer it to the Lord, not to me. Ngarod, ipod na yun, nagiti, basbasyon nyo, ititunggal na isa. Tapos, pangalawa, ikarkararagan nyo, titunggal na isa, tatno, ang maagasan kay ito. Biro mo, kahit para malayo kayo, yung isang kaibigan mo, isang kapatid mo, o isang kamag-anak, o isang kaibigan, na minsan maalala mo, sino kayo nagbibigay ng flashback sa utak mo? Hindi naman yung kaibigan mo eh. So, there is something that God is making something possible through you. So, maaring ikaw yung ginamit ng Diyos na maari, sabi ko maari, na maalala mo yung isang tao at kahit na hindi na kayo nagkita, ipanalangin mo siya na, Lord, kung saan man nakalagay siya ganito, hindi ko alam. Eh, bakit pumasok sa isipan ko? Lord, kayo po nakakita sa kanya, hindi ko alam kung nasaan eh. Kung ano man yung kanya kalagayan ngayon, baka maari kung ipanalangin ko na lang sa iyo ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kapayapaan sa buhay. Kaya nga, so, marami hong paraan. Ada, nabilig, apanakabaling, at parnubayen, tikararag, tinalinting kataw. Tinalinting kataw, ti Diyos, ti makamo ita. Saan na dyan asawang? Saan na dyan karumbang? Saan? Because we are all unrighteous. At i-explain ko yan sa Linggo. Yeah? Kung ano yung mga bagay na yan. Confession spoken here of is mutual. One to another, and not on the part of only. Eh, kung magpunta ka doon sa confession room, ikaw na yung nag-o-opisal eh, yung pare, hindi naman nag-opisal sa'yo. Oh, kaya mali. Confession spoken of is mutual. Yung bang magsabihan kayo ng kulang, pasensya ka na kapatid ha, at medyo rude talaga ako. Okay lang yung gusto. Dahil totoo naman. Eh kung magpunta ka sa pare, hindi naman mutual yun, siya lang nakikinig sa'yo. Pag-isipan niyo, because confession spoken of is mutual, one to another and not on one part only. Ayon sa Biblia, o basahin na ito, o sa Bisaya, ha? O, tanawag ko kasi gahit uso, ha? Santiago 5:16, usa ngadto sa usa, usa-usa, o usa,
magsinugiray kamo sa inyong mga sala. Magsinugiray mo. Eh pare, nakikinig lang naman yan. Nagsulti ba siya sa inyong mga sala? O sige, oh, okay. Pag-apo lang, ano yung mga ni Maranay? O, sabi na. Baratilyo. Usang ato sa usap-usa, magsinugiray kamo sa inyong mga sala. O pag-ampo ka mo alang sa usag-usa. Ato ka pare, ino na ka, o ato ka 50. Pila na nakabuo kay helmet, paso mo. O, pag-ampo ka mo alang sa usag-usa. Mutual. Usag-usa. Aron ka mo mga ayo. Because even a priest, even a pastor, needs healing. O ang pagpangamuyo sa taong matarong, pagpapangamuyo, Bisaya, o yun eh. Dakog kahimuan, inigampo niya. But it's only God who knows who are righteous. So who righteous man? It is God. Because God is righteous. Eh, lahat ng tao sinungaling nga, sabi sa Roma 3:4. But we are called to be saints. We are called to be saints. For now, tonight, allow me to explain this. If you need more answers, there are answers on coming this Sunday on this lesson. So when we discuss regarding confession, confession spoken of is edification and not formal release from guilt. Edification, that means it's evolving. Magbibigay lakas doon sa tao. It's not a formal release from guilt. Kaya kapag punta ka sa confession room, o sige, patawarin ka na, mandalahin ka ng tatlong Maria, ganito ang ba yun, glory to the Father. Totoo ba yun? What I'm doing here, I'm presenting to you what is confessing. Confession spoken of is edification and not formal release from guilt. Kasi halimbawa, nagkasala ako sa misis ko, nagkasala rin ako sa Diyos. Remember that. Confession spoken of is edification and not formal release from guilt. Basahin ko sa English, ha? James chapter 5 verse 16. Confess your faults one to another. Directives. One to another. Hindi mo publicly. And pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availed much. Ikarabihan ngayon, yung pastor yan, doon tayo hingi ng panalangin. Maraming nautok niyan eh, kasi pastor daw, righteous yan. Tao rin yan eh. Pare, tao rin yan. Nagkakasala rin yan. Naliligo yan. Kumakain, nagugutom, napapagod din. The same way as you are. The same way as you are. Now,
short story for this regarding confession. Prepare your mark because I'm going to reveal this. Christ has given his ministers no power to pardon sin. Walang binigyan si Kristo ng kapangyarihan na magpapatawag ng kasalanan sa kanyang mga disipulo. Pastor man yan, pari man yan, bishop man yan, o ano pa yan. Christ has not given power to pardon the sin of a person. Pwede akong patawarin ng misis ko pag nagkasala ako. Pero ang kapatawaran sa pagkakasala ko sa Ama, nasa kanyang plataporma. Nasa kanyang karapatan. Kasi ganito yun eh, halimbawa, binugbog mo na binugbog misis mo, tapos patawarin ka uli, bubugbogin mo uli, patawarin ka uli, aanakan mo uli, bubugbogin mo na naman. Ay, pinatawad ko dahil lang sa pamilya. Maaari ka patawarin ang misis mo. How about God, the Father of the Malika? Siya pa rin may hawak nun because no man has given a power to for pardon sin. Dito sa lupa, pwede. Pwede. Pero nagkasala ka sa ibang tao, tapos sabihin ng isang pasto, pinatawad ka na. Hey, sino ka ba? Pag-isipan mo naman. Who do you think you are? Na gano'n. So, sa Bisaya, o sa Negino niya, ay sa Tagalog, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa. Inuulit-ulit po natin ito para maintindihan natin bawat isa kung ano nga ating pinag-uusapan. Dahil request din ito ng ibang mga kaibigan natin na palawakin ang pagpapapaliwanag ng isang bersikulo para naman din doon sa mga nagsusumikap din na magiging ministro ng Ebanghelyo ni Kristo. Dahil hindi natin alam sa mga nakikinig ngayon na isa kayo sa mga kandidato na tinawag ng Diyos para maging santo, hindi para maging pastor. Kaya doon sa nagtatanong, salamat doon, meron mang iilan naglakas loob ng tanong na kung saan talaga sila tinawag. Kasi mahirap yan. Kung ako magtanong sa'yo, saan ba talaga tinawag? Kaya tinawag ako maging missionary, tinawag akong pastor, sigurado ka. Eh kung basahan kita ng versikul na hindi ka dyan tinawag. Di talagang medyo ano, hindi gaganda ang loob mo. Doon mag-umpisa yung hindi magandang pag-uusap. Dahil sabihin mo, akala mo ikaw lang magaling. Ay hindi, bersikulo binasa ko. Kaya nga dito, magpahayagan nga kayo ng isa't isa ng inyong mga kasalanan. Kasalanan ko ba sabihin na hindi ka dyan tinawag? Eh kung basahan ka ng bersikulo. At ipinalangin sa isa't iba na nawa Lord makita niya ang dahilan ng pagkatawag niya sa iyo. Ng pagkatawag mo sa kanya. Kung bakit mo siya tinawag, anong dahilan? Upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So from here,
Mayroon tayong malalaman ngayon na confession is addressed generally whether presbyters or the members of the congregation. Walang exemption po ang confession. Magiman ang pastor, hihingi din siya ng tawad sa kongregasyon. Tulad na sinasabi ko nga, pasensya na kayo kung matalas pa siya yung aral natin, binabasa ko lang. Sinasabi ko rin na hindi lang kayo sanay na makinig ng isang lang sa nagtuturo ng totoo. Confession is addressed generally whether presbyter ka o pastor, pare, ordinaryong membro o bagong tanggap lang doon sa iglesia o kaya sa kongregasyon. Kasama po tayo rito lahat. Walang exemption. Saka ba nakakita na? Sige, saka na natin yan. Kasi may nagtanong kasi. Ngarod sa Ilocano. Ngarod, ipodno yu dagiti basbaso yu. Kunan natin sa Ilocano. Ayon sa Ilocano version, basbasal yu ititunggal maysa. Ikarkaragan yu titunggal maysa tapno maagasan kayto. Bakit kaya? Ano kaya mayroon sa kasalanan? It will cause problems eh, sa sarili. Kaysa ayaw mo sa gusto, maalala mo yung mga ginawa mong kasalanan. Tapos ka, awamit pas baso ko. Apa yung ganoon, dekanto sakit mo. Apa yung ganoon? Siyempre, tao kami na in general. We are used to hide our sins. Na i-elaborate ko yan sa Linggo. Kaya sabi ko nga nung last Sunday, ibang pathway nito, ibang pathway ng Linggo, pero magkakasalubong sila. Ada, nabili, apanakabalin, apanoroyan, ti kararag, ti nalintig at tao. Isa din baga ti nasanduan na kasuratan sa nga siya. So confession, we are talking about confession, is addressed only some sins, which it is proper to confess to our fellow man. Siyempre, halimbawa, nagnakaw ka ng sabon, sabon lang, ninakaw mo. Sabi mo, nangyari ito sa Bible school, kasi I was with a Bible school teacher. Kasi minsan, maglaba na walang sabon, minsan, dandaanin sa biro, hiramin ko, hindi na ipabalik. Pag tinanong ko sino kumuha, wala nang gusto magsabi. Kung nasabi ka sa lang kinuha mo, hindi nakaw yun. Nag-confess ka ng karan. Ginamit ko. Di ba, bro, palitan ko na lang next time, ha? Kasi wala pa ako pambiling sabon ngayon. So may mga bagay na ganyan. Hindi sana maging kasalanan yan pag sinabi ka agad. Pinahilog ko na gusto. Hindi naging kasalanan. O, sino kumuha ng dollar dito? Hindi po ako. Kahit na kinuha mo. Hindi sana maging kasalanan yon kung sinabi ka agad. Ha?
So confession is addressed only some sins which it is proper to confess to our fellow men. Kaya nga sa Bisaya, ang sa magiging sa Bisaya, at uning basahong usa ba, usa nga to sa usag usa, magsinugiray ka mo sa inyong mga sala, o pag-ampo ka mo alang sa usag usa, aron ka mo mga ayo. Kasi yung atong mga sala ba, mao man ay magbutang sa atong sakit. Ano pa, the law of our body, marami naman tayong batas din sa katawan eh, no? Yun. Ang pangamuyo sa taong matarong, dakong kahimuan, inigampo niya. Kaya, akong giyong ganiha, ang Diyos na ba na makihibalo? O matarong yun ka? Kung matarong yun ka, Diyos mo, makihibalo. Dili ba na mahibalaan sa imong asawa? Kinsay. Dili na mahibalaan kasi imong mga amigo niya. Makihibalo ka na, eh. Pataka lang. Ay, balo ba ako, misis na binigod kayo ko? Sa harapan na misis mo. Ay, binigod, bagyo ko, magharapan sa boss. Eh, pag wala ka sa boss mo, pag-uwi mo sa bahay, ano pa rin usapan niyo? Boss mo. Bago itong buhay ang boss ko. Pero pag nandun ka sa harap ng boss mo, bait-bait mo. Lupit mo dahil. Ha? Lupit mo. Okay, ito na. There are many secret faults. Ito yung gusto kong malaman ng karamihan. There are many secret faults of impure thought and corrupt desire, on which we should keep the lids closely down, but we ought to confess. Mayroon din mga impure thoughts na minsan ipikita lang natin, nahihiya tayo, but still you need to confess. Kaya mayroon na ng ano, di ba sabi, eh, hindi ka makatingin sa akin eh. Yung mga nakuha mo kasi meron tayong corrupt desire, impure thought, on which you keep the lids closely down. Yung ating mga pilik mata, kusa na lang bababa eh. But still, we ought to confess. Kasi mapapagaan yun, mapapagaan ang hirap. Let's say, pasensya ka na bro. Yan nga, kailan lang, last 4 days, mayroon nga akong, you need to do so. Don't let me wait. Just confess what you have. I'm not mad. That's what it is. Because if you're telling that, okay, I will give you something at and you are not giving, that is totally wrong. Why not just say, I have nothing for now? That's a short confession. A secret fault of impure thought and corrupt desire, on which we should keep the lids closely down, but we ought to confess. Hindi naman yan eh, kaya minsan, maraming sagabal sa asenso ng buhay, dahil na, we think so much na hindi ka nagkakasala. From here, James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer
overwatch man, a build match. Tapos itulay yung gagamitin nila. If it's your purpose of a prayer, hindi niya gagamitin yung buo. Confess your faults to one another. Eh, hindi naman exempted ang pastor dito. Hindi exempted ang bishop, pare lahat. Pati mayor, hindi naman exempted eh. Pati presidente, hindi rin exempted. Pati police, wala nang exempted. Wala exempted dito. Okay, meron akong ipapakita na isang istorya na nangyayari doon sa Bagong Tipan. Na ipanangangaral ni Lord Jesus. May makita ako na halimbawa ito. If on any occasion we have acted unjustly by a brother, we should soon confess our fault. Na mayroon kang ipakita hindi maganda. Ask His forgiveness and make all possible preparation. Paano yung Brother William? Ito ay kinuha ko lang hango sa turo ni Kristo. Hindi sa gusto kong ituro. Kinuha ko ito hango doon sa turo ni Kristo. How He is going to handle things regarding confession. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipinalangin ng isa't isa iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So sa paraan na ito, ito kaya ginawang practice noong unang mga Kristiyano? Ginawa kayo practice nila ito o binabaliwala na itong turo ni Kristo? Dahil nga, pag oras na binabaliwala mo panahon na oras kay Kristo, babaliwalain ka rin, tandaan mo yan. Confessing your sin, look at this, it was a beautiful practice. Of a primitive church to see that all quarrels among brethren were made up. Wala namang iglesia hindi nag-away-away. Sa bahay na lang, kunti ka lang kayo, mag-away pa kayo eh. Mag-asawa nga lang, kayo walang dalawa, pare pa kayo kasupusa. How much more for the church? Kayo nga lang dalawa, mag-away pa kayo. How much more than one? In the spirit of Christian love, before the celebration of the Lord's Supper. Meron mo, malapit naman yung Lord's Supper na ginagampanan niya, kaya marami dito namang magiging intriga. Hey, Brother William, linggo-linggo nga kami ng Lord's Supper. Eh, ganun ba? Ilang bihis ba? Ginawa ni Kristo yan. Bago siya namatay, ba? Eh, so, mag-isipan niyo rin kung tama kaya ginagawa niyo. Mag-isipan niyo lang. Hindi ko naman sinabi, mali. Pag-isipan niyo. So, paano nangyari ito na ano ba practice ng primitive church? Kung anong practice sila kung bago ka at bago pa paano ka hihingi ng kapatawaran sa kapatid? Paano? Marahil hindi ito na ituro ng karamihan sa iglesia.
I myself, kahit doon sa bawang, nagulat ngayong, yan, sina, no, sina Pastor Gina Lopez, or Pastor Jesus Lopez. Publicly sabi ko, oh, nagkasala man ako sa inyo, pasensya na kayo. Sa mga kapitbahay, ang ingay namin pala practice kami. Nagugulabog kayo, pasensya kayo. Pero kailangan ko lang iparinig ang mga tugtog ng mga Diyos. Maraming natuwa ng mga kapitbahay. Maraming natuwa din ng mga young people, tsaka pastor. Sabay na rin ang papapaalam ko sa pag-alas. Ganun yun. It was a beautiful practice of the primitive church to see that all quarrels among brethren were made up na maaayos in the spirit of Christian love. Spirit of Christian love. Hindi espiritu ng kinatangset. Before the celebration of the Lord's Supper, I'm gonna give you a scripture that will able to make you think. Hopefully, that these verses will give you something to think. Matthew chapter 5, verse 23. Siputan nyo na lang dito yung Ilocano at yung mga Bisaya, ha? Tagalog. Therefore, if thou bring the gift to the altar, na kumakan na na, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, kaya naman, kanta ka ng, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Oh, offering time, no? Awa, nakagaya ka. Okay, therefore, if thou bring the gift to the altar, and therefore remember that thy brother had oath against thee. Ano gagawin mo? Marcha-marcha ka dyan. Ha? Oh, tapos, okay, when the saints go marching in, santo ka nga, no? When the saints go marching in, maghandog ka ng offering mo. So, 24 ang sabi, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Medyo mahirap intindihin sa English, ano? Pero naman, maintindihan mo siguro itong confessing of sin. Sa Tagalog, kaya kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, ikaw maghandog ha? Ikaw maghandog. Remember this. Ikaw maghandog. At dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anong laban sa iyo. Ha? Ang iyong kapatid ay mayroong anong laban sa iyo. Anong gagawin mo? Itutuloy mo ba yun o hindi? Yan ang example ni Kristo. Anong gagawin mo? Ang sabi sa 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. At yumaon ka ng iyong lakam, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at inihandog mo ang iyong hain. At tinutukoy dito, ito yung primitive church practice nila, kaugalian noong unang mga Kristiyano. Ang unang mga Kristiyano, tinutukoy dito kapatid na Kristiyano. Kapatid na Kristiyano. Ulitin po. Yan ang tinutukoy dyan, kapatid na Kristiyano.
that there are quarrels among brethren, subalit magkasundo-sundo. In the spirit of Christian love. So, ang tinutukoy dito na practice ito ng mga mananampalataya. Hindi yung hindi mananampalataya. Kasi karamihan sa mga hindi mananampalataya, palaawayan. Eh sabi mo, kung mananampalataya ka, tapos palaaway ka, I don't believe you. Tapos sabihin, ako ba nang maaway? Hindi, nagtuturo ako. Ako inaaway mo kasi ayaw yung araw na binibigay ng versikulo. Tulad ng isang kausap ko, brother daw, naghanap ka ba ng debate? Sabi ko, sinicheck ko lang yung sagot mo. Nakuha niya. So ito, practice ito ng kapatiran na pinaractice nila ayon sa turo ni Kristo, o English yan, ha? O ito, dito tayo sa Tagalog, kasi sa mga Tagalog. Kaya kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maala-ala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Kasi yan, kapatiran niya nandiyan. During those times, pinangaral ni Kristo ito. E ngayon, lumawak na lang, lumawak. Hindi ka naman siguro, pula ang point na kung saan punta ka rito, punta ka doon sa Baptist, punta ka sa kabila, punta ka rito, punta ka ganyan. E wala ka naman talaga pinumutahan. Namamasyal ka. Wala. Ano? Malala mo na yung kapatid, meron anumang laban sa iyo. Ikaw ngayon unang laban sa aral eh. E paano ka magroon ng kalaban? Ikaw ngayon laban. Ang tinutukoy dito, kung may sinaktan ka, iwan mo roon ang harap, sa harap ng dambana, ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, magipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magdiyon, ay magbalik ka at hihandog mo ang iyong hain. Huwag mo ito na yung handog mo. Yun ang batas ng paghahandog. Kaya hindi porket handog ka ng handog. Eh yung mga pastor mo, wala nang ano dyan eh. Tungtuwa yan. Confessing your sin sa Ilocano, Garod, noong mangidatag ka, itidaton mo ti altar. Ket managit mo nga adagura king ka ni kabsat mo, anya tiyaramidan, so garo di, ito yung suro ni Kristo. Isuro na kide. 24, ibatin ti datum mo, itisangon ti altar. Umuna ka pa yung inka, makikapya, kinikabsat mo, santanto at subli, ang mangidatag. Itidaro mo. Ang iglesia noon, sa kapanahonan ng Kristo, mga lumang, yung mga unang Kristiyano, hindi sila sabik sa ano eh, sa patutsada ng mga membro. Hindi. Because we do it in a proper way. E sabi ko nga, magkakasala tayo sa Diyos. Totoo yan. Pero, magigatong ka. Narod, nung magigatag ka, ipidatong mo, tiyalkan, kahit malagit mo, kitawa, nung malagit mo, nag-adot yung malaglagit mo, ngayon saan mo nga malagit, kasi kinaguram. So, apay ka nagura? Sabi sa nagbayad, apay sa naguray. Adamit suro ni Kristo na orayin. Habang si kayo naguray, bindisyonan na ka, dahil yung orayin, saan nga ba, mabindisyonan, ganun dahil yung bindisyon nga, napagin ka.
sa mga gusto niya, no, we'll never be able to achieve that goal. Totoo yan. At the utang mo sa mga binayadan, until you pay it, saka ka makahinga. Siyempre, parang na dito eh, kung ako mayroong utang sa bangko, ang laki niyan, at least may bahay. Pero yung inutang ko, sweldo ng tao, pambili ng bigas ng tao, at sabihin mo, kailangan ko lang ganito, ibabalik ko sa ganyan, hindi mo pa na ibabalik. Remember, that is a blood money. Naturalmente, na inasahan din yung tao na ibabalik. Pero pag hindi mo ibalik, kaya siya kasabi ko sa ako, nasabihin yung versikulo. Mahari sa sante siguro. Kasi kasama yan dyan sa Matthew 5:23. Eh, buti sana kung sapatos. Eh, sabi ka ni Kristo, kung sapatos, ibigay mo pa yung sandalyas. O kung sinturon, ibigay mo pa pati jacket. No, okay lang. Kahit lumalagip mo mga andagura at yung kanikamsat mo, ayat tiramidan, ipatangsit mo nga, ipakita ti taong when the saints go marching in ka, o we bring the sacrifice of praise, ipakita mo nga, o oh, the sobre ko, ibati yung didaton mo, ipisang mo ti altar, umulapay nga in ka, makikapya, kinikamsat mo, sa kantog, subli, nga may datag, ipidatod mo. Manalo natin makita. Eh sabi ko nga, there is a law in living. Pinakabahalagang seremonya yung pagbibigay. Kung hindi nyo wala. Pero nasasaula ng mga iglesia, puro hingi na lang, kaya tuloy ang pagtingin nila sa offering, wala nang ano, kasi wala kumpay na offering, wala kumpay na offering. Nasa laula. Pero hindi yan gawain ng unang mga Kristiyano. Hindi yan gawain ng unang Kristiyano. From there, sabi nga eh, bago ka nga magbigay, maghandog, because God loves a cheerful giver. But you need to confess your sins. Maalala ko tuloy nung nasa Bible school ako. May nagtanong sa akin. Senior na ito eh. God waiting. Di pastor, pag ganyan pala, mas mainam na lang na hindi mambigay. Sabi ko, ano sa palagay mo? Pag sinabi ng Diyos na huwag mong galawin ang kalapit dugo mo, gagalawin mo pa rin o hindi? Sabi ko, oo nga no. Diyos ang gumawa ng batas, hindi ikaw. Gusto mo makarating sa langit, sundin mo batas niya. Huwag kang gagawa ng batas mo. Kasi karamihan sa atin, tayo gumagawa ng batas. Akala natin tayo ang Diyos. Matthew 5:23, busa, kung ikaw magadala sa imong halag ngadto sa halaran, o diha, may numdum kang na ang imong di ay isuon, may gikasukang man bato kanimo. Ang ipahibalo, anong isuon mo sa iglesia. Ka-fellowship mo, di yung isuon sa layong lugar. Ha? So, isuon mo, kaubad mo sa pagsamba, sa pagtitipon, yan, muna yung mga isuon. Dili isuon, tuwas gawas. Mabili isuon mo, kaubad mo sa iglesia, kaubad mo mag-ampo, kailangan, kaubad mo sa mga butang, na inyong kinahanglan.
na ang biyae ang imong halag diha sa atubangan sa halaran o umadto ka o pagipag-uli una sa imong isuon o kunya bumalik ka o ihalag mo ang imong halag. Dili yung basta kung punta o mag-offering ka, mag-offering ka, hindi. Kaya ngayon yung sabi sa 5:11 ng Isaiah na ito yung mga aso na naghahabol na ng pakinabang. Kaya maraming mga grupo ang naabuso. Halos lahat ng grupo naabuso pagdating doon sa offering. Kaya nga nasa laula yung sacrificial na pagbibigay, paghandog dahil nga hindi naiintindihan ang tamang paraan. Kaya ngayon mga kapatid sa ating pagpapatuloy, nais kong ipauna sa inyo ang susunod na ating pag-aralan sa susunod na linggo. Ito ay patungkol kay Elijah. Ha? Elijah was human being like us. Yet, he prayed earnestly. Kasi nga, confessing and prayer tayo. Mag-confess ka at mag-pray. So dito makikita natin ang ehemplo ng isang karakter sa Biblia, sa Lumang Tipan, na si Elijah. Elijah was a human being like us, yet he prayed earnestly that it might not rain. And for 3 years and 6 months, nangyari po yan. So, unahan niyo ako sa 1 Kings chapter 17. Ha? 1 Kings chapter 17 at doon natin kukunin yung ating aral patungkol sa aklat ni James chapter 5 verse 17. That Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Isang tao lang ang nananalangin niya at pinakinggan ng Diyos na huwag umulan ng 3 taon at 6 na buwan. Nakatala yan sa history. Nakarecord din yan sa buong history, even sa world history, na pinalangin ng isang tao. Kaya doon natin malalaman na kung gaano kahalaga ang panalangin at pagpapatawad ng kasalanan. Okay, so sa mga nandyan, pakiabot mo nga yung listahan eh. Ito. At bago pala, alam ko maraming excited ngayon kasi bukas, may kakasal bukas. Kaya sa bukas ng umaga, mayroon po tayong i-solemnize at nakatataba ng puso dahil nga nakuha sa panalangin. Gawa niyo po, sa panalangin. So, walang matigas na kanin sa panalangin. Wala. Basta, tindaan mo sa panalangin. Walang matigas na problema. Ngayong gabi, petsa 17 po, March 2023. Kasama po natin si Preanay Bahay, si Brenda Villaneda, si Benjamin Delgado, si Hilaria Delgado, Priscilla Ibasco, o Madam, kumusta po kayo? Melanie Hipol, o sa Singapore ito. Marion Mantos, classmate, kumusta? Jesus Word, Flor de la Peña, Angeles, o kumusta naman mga taga Sambonga? Cristina Perdido, kumusta po? Jason Chris, sino pa nandito? Yan.
So sa mga hindi po nabasa, muli alam ng Diyos ang intent po ng inyong puso. Ngayon, bagamat hindi ko muna sasabihin kung sino yung ikakasal bukas, ngayon pa lang, kahit nung isang araw na, kailan ba yun? Six days ago. Tinawagan ako na dato sa good news, mabait ang Diyos, sinagot ang inyong panalangin na bukas, magsasalubong ang inyong landas na wala lang nakatrasan. So, kung nanood na kayo ngayon, take a chance to pray more na hindi masama ang panahon bukas. Ulan-ulan. Pero walang problema. Malapit na naman sa aking lugar yan. Chinek ko na rin kanina yung lugar, so hindi na ako maligaw. So, chinek ko kanina. Yun. So, hopefully, God will shower blessings to you guys. Maging sa oras na ito, tungkol doon sa ating pinag-aralan na confessing of sin. So, dito natin makikita kung gaano ba tayo katibay sa doktrina ni Kristo. Kung paano natin sinasagawa. Pinakita naman kanina kung bakit hindi tayo gumagaling sa sakit, bakit tayo nagkakasakit, dahil nga rin sa gawa natin kasalanan. Maaaring kasalanan natin sa Ama, kasalanan natin sa ating katawan, o kasalanan natin sa paligid, o kasalanan natin sa kapwa natin kaiglesia, o kapananampalataya. Okay, so muli ngayong gabi, bendisyon ng Diyos ang sumasa inyo. Ulitin ko, ang Ama po ang bibigay ng bendisyon, hindi po ako. Panalangin lang ang kaya kong gawin na para sa aking pamilya, para sa inyo, at saka sa inyong pamilya, at sa ating lahat. Umaasa tayo na tayong lahat ay magkakaroon ng bendisyon at kapatawaran sa Kanya. Muli, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maging maayos nawa ang buhay natin, bawat isa. Sa tama nandyan sa araw na lugar, patuloy po kayong bendisyonan ng Diyos sa buong maghapon, at kami naman nandito sa gabi na lugar, bendisyonan kami ng Diyos sa aming pagtulog. Muli, in Jesus' name we pray, we say, Amen. Amen. Okay, thank you, and see you this coming Sunday.